Don't forget to like and subscribe and press the bell button for more updates. Enjoy the video. Welcome back to JPDN TV. So kasama natin ngayon si Mario Larsen. Hello, what's up? And marami tayong katanungan sa kanya. So without further ado, let's begin. Oh my god, binakabahan ako. Ang unang katanungan kay Mario Larsen ay marami sa kanya nakapansin ang pagiging simple. Kahit may asawang foreigner at nakapunta siya sa ibang bansa. Kasi di ba usually ang kasabihan, pag may asawa kang foreigner, nakaahon ka sa kahirapan at nagbabago talaga yung iba. Oh my god, sobrang naman ako natawa sa question ni G. Plowden TV. So yung katanungan ni G. Plowden TV, bakit sobrang simple lang ako? Dahil gusto ko lang po talaga simple lang ako. Kasi kung ano ako dati, ganun pa rin ako ngayon. Nakapag-asawa man ng foreigner, nakapunta man sa ibang bansa, walang nagbabago. Gusto ko kasi yung hindi hambok. Ayoko naman yung parang feeling na, oy, nakapunta ako sa ibang bansa, may asawa akong foreigner. Mas ano ako sa'yo, mas lamang. Walang po ganun. So, wala talaga sa akin nagbago. Like, wala. As in, simple lang. Maganda kasi yung simple, di ba? Simplicity is the best. Yes, correct po. At saka, hindi po ako comfortable yung sa mga earrings, saka yung mga necklace gold. Hindi ako comfortable. We are fruit picker in Australia. Very uncomfortable magsuot ng mga earrings, necklace, rings, pag namimitas ka. Kaya nga I lost my rings when I harvest my fruit. Nawala. So hindi naman dahil allergy. Pwede lang naman ako magsuot ng pe kung gusto ko, passion lang. Pero mas comfortable talaga ako yung walang mga suot. Ayaw ko rin kasi yung nag-spend ako ng pera sa mga passion lang. So yun po ang sagot ko. So tularan nyo si Mario Larsen. So question number 2. Ano mas mahirap? Fruit picking sa Australia? At saka diba nag-harvest ka na ng isda dito sa Siargao? So ano mas mahirap? Fruit picking or harvesting fishes? Pwede ko ba yung itanong sa'yo? Gusto ko ipatry ko sa'yo ang pamimitas ng prutas. Joke lang po. I'd like to try. Siyempre, para sa akin, yung pamimitas ng prutas ay mas mahirap. Kasi early in the morning, yung preparation sa pamilya, sa anak ko, para papuntahin sa daycare, tapos yung breakfast namin, lunch namin sa trabaho, tapos all day talaga yun from 4 a.m. until all afternoon. Dito naman sa Pinas, nag-harvest ako ng isda kasi gusto kong kainin. Or kung mas marami yung isda, may kaunting inka. Pero saan nga ba mas mahirap? Fruit picking po. Mas mabigat kasi yun. Kinakarga mo yun. So, imagine all day. I-try ko sa'yo para magkaroon ka ng maraming abs. Wala akong muscle, guys. Wala muscle. It's all fat. Third question is, kung okay lang ba sa iyo, itanong ko na. Sinusuportahan ka ba ni Sir David sa mga gastusin para sa pamilya? Sa pamilya ko sa dito sa Pinas. Oh. So pagdating kasi sa supporting, labas na yung asawa ko because I'm very independent. Hindi po kasi ako humihingi ng... She's a strong woman. Hindi po kasi ako humihingi ng pera sa asawa ko. Ever since I arrived in Australia, ay nagtatrabaho na ako doon. So I have my own money. So, siyempre, dahil may sarili akong pera, ay ako po yung nagsusuporta sa family ko. Pero kasi may ano talaga, responsibility is my parents. Promise ko po kasi yan, habang nandito pa sila sa mundo, susuportahan ko sila. So, pagdating sa support, labas yung asawa ko. Pero siyempre, pagdating sa pamilya namin, walang problema yon kasi yung support ng asawa ko. So, para sa akin yun, sapat na. I'm very proud to my husband kasi napaka-hardworking tsaka labas na talaga pagdating sa pamilya. So, I believe may mga foreigners naman talaga dyan na napakabait. Siguro may kaunti din extra money na pwedeng suportahan ng pamilya. I didn't say na dapat hindi talaga pwede magsuporta ang mga foreigners doon sa pamilya ng babae. Depende lang naman yan. Depende. So, sa akin, ako talaga kasi ayaw ko talaga na yung feeling na humihingi ka ng pera, why not work? Go out there, magtrabaho ka. Ganun kasi yung mindset ko. Dapat marunong tayong lumingon sa pinanggalingan. Dapat tulungan natin ang pamilya natin at para makaahon sila sa kahirapan. Saka din kapitbahay makaahon sa kahirapan. Ako nga, nahihirap ba? Paano maahon?
Hindi naman, kahit ano lang, like for emergency, pwede ka makatulong. And pag yung nanay at tatay talaga, lalo na pag tumatanda na. Kasi pagdating sa Pinas, wala tayong yung mga benefits like Australia na magkaroon ng mga, yung parang supports, mga retirements, ganon. Sa Australia kasi grabe yung sit-up talaga. Dito sa Pinas, yung nanay-tatay ko eh, mga senior na. Pero senior na. Meron naman ata benefits yung mga senior citizen. For old people. Senior citizen, like every 3 months ay nakaka-receive sila ng 1,500 ata, if I'm not wrong. Malaking tulong na po yun, pero hindi sapat. So, mataas kasi dito ang inflation sa Pinas. So... Ay nako, everywhere. Hindi naman sa Pilipinas. It's... As in, all over the world. Fourth question. Ilang years na kayo, Sir David? I think mag 7 years na kami. Oh my God, 2024 na. Pang forever. 100%. Ano ang sekreto mo? Bakit nagtagal kayo? Ang sekreto lang talaga, no expectation. No expectation. Tapos, kailangan talaga, both side talaga. It's not all about me. Not all about you. Kailangan talaga magkaintindihan. Tapos kung mag-away, pag when someone upset, hindi rin kailangan magkasabay. Hindi ibig sabihin upset ako, maging upset ka din. Toxic yung guys, oh, pag ganyan. Oo, toxic. Kasi ganun kami mag-asawa. Kasi ganun kami mag-asawa, when my husband upset something, tinatanong ko para parang nilulutik talaga kung ano ang problema. Then, naaayos siya agad. Hindi yung kasi yung asawa ko is very upset something, tapos magagalit din ako. That's the healthy relationship, guys. Kasi parang nag-aapoy na. Oh. Eh, walang mananalo. Kasi gusto manalo ang dalawa eh. Walang mapapatalo yan pag ganyan ang relationship. So, mataas ang fried chicken. Fried chicken pride or fried chicken. Na sabon. Yes. So, ganun lang naman ang ginagawa namin mag-asawa. It's not all about me, it's not all about you. Kailangan lang talaga sa relationship ay patas lang. Yun lang po. Kung nalaman mo, Miss Marielle, na 20 age gap kayo ni Sir David, ano ang una mong naisip? Ang una kong naisip, wala akong naisip actually. Kasi, ang naramdaman ko kasi, love at first sight is regardless. Wow. So, yung hindi talaga ako nagbe-base sa age niya, mas more on the attitude na super bait ng asawa ko. Kasi para sa akin, parang mas gusto ko din na more matured yung lalaki kaysa sa babae. Kasi for me kasi parang naging more matured na din ako. Kasi yung mga pag-iisip ng asawa ko, nagsishare kami. So, kasi pag yung lalaki, mas more matured, mas more experienced sila. At sila din yung nag-a-advise sa asawa. Ay, mas maganda yung gawin. Tapos sila yung nagpa-plano. So, para sa akin, wala naman, ayoko kasi 20 years gap kami. Wala po. Doon ako nagbibase sa ugali ni David. Super bait kasi talaga. Sana all ganyan. Tsaka gwapo. Para sa akin, kinilig. Maraming salamat, Miss Marielle, sa mga sagot na binigay mo sa akin. So, my pleasure! Fast talk na po tayo, so let's go! Ugali or itsura? Ugali? Puti or Pinoy? Puti! Vegetable or meat? Oh my God, vegetable! Milk or coffee? Milk? Salty or sweet? Oh my God, pwede wala! Money or family? Family! Diskarte o pag-aaral? Diskarte! Last, singing or acting? Acting! Tapos na tayo sa fast talk! Nandito naman tayo sa pressure test! Sa mga sagot ni Marielle Larsen sa fast talk, itatanong natin sa kanya kung bakit yun ang pinili niyang sagot. Tatanong na diskarte o pag-aaral ang pinili mo, diskarte. So maraming katanungan sa social media, ano ba ang mas matimbang, diskarte o pag-aaral? So, ang pinili mo, diskarte, bakit? Para sa akin talaga, napaka-importante sa tao yung may diskarte. Kasi ako, hindi ako nakapag-aaral, pero marunong ako mag-diskarte. So, yun ang pinili ko. I believe naman kasi talaga, hindi lahat hindi nakapag-aaral ay hindi sila magiging success. Pero yung nakapag-aral talaga, yun din ang tulay. Yun ang tulay ng simula ng pagiging success. Kasi big advantage talaga siya eh. Pag nakapagtapos ka sa pag-aaral is
pwede ka makapili kung anong gusto mong trabahuin. Yung piling course. Nakapili ka ng course. Pero, pag hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, kagaya ko, ay, kung anong trabaho lang dyan, bilang taga-Pitas. Pero para sa akin, eh, sapat naman yun. So, paano yung sinasabi nilang, nadiskarte nga, wala ka namang pag-aaral? Ano masasabi mo dun? Ang masasabi ko doon, okay lang. Wala nga, okay lang. Kasi as long as kung may diskarte ka, tapos may kita ka naman, may income ka naman, eh, ang pag-aaral, napaka-importante. Hindi ko sinasabi, huwag kayo mag-aaral as long as marunong kayo mag-diskarte. Pero para sa akin talaga, eh, mas importante talaga sa tao pag madiskarte ka. Eh, paano naman yung meron kang pag-aaral pero wala ka namang diskarte? Naku, ang hirap yun. Kasi kung wala ka man diskarte, at least marunong ka magtrabaho. Yun. So, ang importante talaga, kailangan kang masipag, madiskarte, tsaka talaga magtrabaho para may income, may madadala kang pera sa pamilya. Baka pag nakapag-aral ka man or hindi, parehos lang yan. Kailangan natin magtrabaho, di ba? Para meron tayong kita. So, maraming salamat sa opportunity na ito na nakasama natin si Mariel Larsen sa aking vlog na sa J-Plodding TV. So, yes! Thank you so much din, J-Plodding TV, for having me with all these Marites and if you're not channel vlog. Thank you so much! Bye! Subscribe to Mariel Larsen channel and J-Plodding TV. Yes, so, please! Yes, please subscribe J-Plodding TV sa lahat po ng mga followers ko. Kung nanonood po kayo ngayon, please subscribe.